Robust, Robust Extreme Rhino Herbal Tea. Ano pa ba? Bravo! Para sa mga kalalakihan, paano naman tayong mga kababaihan? Wala pong pampataas ng arousal o pampagana para sa mga kababaihan na pwedeng mabili sa butika, pero huwag po kayong mag-alala dahil marami naman pong natural ways para pataasin ang ating libido o yung tinatawag natin na gana o sex drive. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Unahin natin sa mga pagkain na kung tawagin ay mga aphrodisiac o yung pampataas ng libido o pampataas ng gana. Ang saging, avocado at apple ay may mga contents na vitamins and minerals na nakakapagpataas ng blood flow sa ating genitals. Kaya naman sinasabi na nakakapag-promote sila ng healthy sex life. At alam niyo po ba, merong pag-aaral na yung mga tao, yung mga kababaihan na kumakain ng isang apple a day ay may better sex life kumpara po doon sa hindi kumakain ng isang apple kada araw. O diba, hindi lang one apple a day keeps the doctor away, pati sex life ay gaganda. Next, kung hindi ka mahilig maglagay ng garlic o bawang sa mga ulam na niluluto mo, umpisahan mo nang maglagay niyan at dagdagan mo pa dahil nakakapag-increase din po yan ng blood flow. Eto, feeling ko favorite naman to ng lahat, ang chocolate. Sa history po, ang chocolate ay isang symbol of desire o pagnanasa. Hindi lang po ito dahil sa masarap siyang kainin, kung hindi, may kakayahan din itong mag-improve ng sexual pleasure. Bakit? Dahil pinapataas po nito ang chemical na kung tawagin natin ay serotonin. Yung serotonin po na yon ay merong aphrodisiac effect at nakakapagpaganda rin ng mood. Pangalawa, mga supplements, marami pong herbal supplements na tinatawag natin na natural libido boosters, kaya lang po, pumili lang ako nung madaling makita dito sa atin sa Pilipinas. Sa mga butika, may mabibili po kayo nito. Isa lang ito, ginseng. Yung ginseng po, napakadaling hanapin. Kahit sa mga butika, marami pong mga vitamins, multivitamins and minerals na meron ng kasamang ginseng. Yung iba kasi, parang sa ibang bansa lang siya mabibili. Kung meron man po dito sa atin sa Pilipinas, katulad sa healthy options, ayan, siguro medyo pricey na siya. So, yung ginseng lang po ang sinama ko sa vlog natin today. Ginseng, mabibili nyo po yan sa mga butika. Hindi naman siya plain. Kumbaga, multivitamins plus ginseng. May mga mabibili po kayong ganun. Tulad ng Corgivit E. Akala din po na iba yung ginseng ay para lang sa mga kalalakihan. Pwede rin po yan sa mga babae. Next, ito guys. Sobrang importante at malaki ang impact nito sa ating sex life. Ang stress. Bawas-bawasan po natin. Napakadaling sabihin na bawasan mo yung stress mo, pero paano naman yung sinasabihan mo nun, di ba? Parang, paano? Ay, ang dami-dami kong isipin, ganyan. Meron ako naisip na pwedeng makapagpababa ng stress nyo bago ang sexy time. Bago ang sexy time nyo ni Mister, try nyo po munang mag-meditate. Ayan, mag-concentrate kayo. Kung ayaw nyo naman ng ganun, pwede kayong manood ng mga feel-good na movie. Yung mga movie na nakaka-happy. At para sa mga Mister, baka naman pwedeng haplos-haplosin nyo muna si Mrs. Masahihin nyo muna siya. Ayan, nakakagana yan. Proven yan, mga sis. Ay hindi, mga mister pala. Proven yan. Masahihin nyo muna ang mga misis nyo para naman mag-circulate ang dugo niya, tumaas ang blood flow at ma-relax siya. At ito para pa rin sa mga mister. Pagawa nyo to sa mga mister nyo, mga sis. Habahabaan naman nila kamo ang foreplay. Kasi doon sa foreplay tayo para bang nakokondisyon, nare-relax, di ba? Na-arouse. At itong huli, ewan ko kung mag-work din sa inyo, pero sa akin ay sobrang nag-work ito kapag ako ay binibigyan ng pera. Kahit sino naman siguro gaganahan kapag ka binigyan ng... Joke lang po. At mga sis, kung meron pa po kayong ibang ginagawa na nakakapagpataas ng sex drive nyo, nakakapagparelax sa inyo, nakakapagpadagdag, or nakakapagpataas ng gana, i-comment nyo lang po sa baba. Para naman mabasa din ng mga co-sisis or co-mommies natin para matulungan din natin sila. That's all for today. Salamat po sa panonood. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel namin, i-subscribe nyo na po kami. Team Castle Vlogs, meron din po kaming Facebook. Pati na rin TikTok, Team Castle Vlogs din po. Sa TikTok, yung Karen C, ako din po yun ha. Karen C, tapos at Team Castle Vlogs. Yun po yung pangalan namin sa TikTok. So, ulitin, bye!